Hello! Welcome back to my channel, The Hustlers TV. Isang pinagpalang araw po para sa ating lahat. Ang video ko po ngayon ay tungkol po ito sa kung paano ba gumawa ng silkscreen o pantata ng t-shirt. Sa mga mahilig po mag-DIY dyan, panoorin niyo po ang video ko ito at inyo pong tapusin. Ang una po natin gagawin siyempre ay gagawa po tayo ng frame. Itong frame po ay kahoy lamang. Ang size po nito ay 1 inch yung pinakakapal niyan, then yung pinakalapad ay 2 inches. Pero meron pong gumagawa niya 1 by 1 lang po, no? Pero mas ideal po gantong kahoy, 1 by 2. Then itong size naman, nasa inyo na po yun. Pwede namang maliit o depende po sa laki ng inyong paggagamitan. So, medyo mahal din siyempre ang materyales. Kung nagtitipid kayo, kahit kalahati lang, kung maliit lang naman ang inyong gagawin. Paano po ba ikinakabit itong silkscreen dito sa frame? Gumagamit po ako ng stapler. Ang kabigatan lang po, pag stapler ang gamit nyo, ay kailangan meron po kayong helper. So, ang ginagamit ko ay gun tacker. Ito po ang ginagamit ko. Kasi ang kagandahan po dito, kahit po tayo nagsosolo, ay pwede po tayong magkabit ng screen sa frame. Ito po yung photographic emulsion. Nabura na lang po kasi matagal ko ng gamit. Ito po yung sensitizer. So pagka nagtimpla po kayo nito, let's say gusto nyo ng timpla yung lahat, hatiin nyo lang po kasi lalagyan po ng ito ng tubig, ng kahit konting tubig. Malapot po kasi po ito eh, no? Then siguro mga 5 drop lang nito. Lang. Pagka nag-yellowish na po siya, yung light yellowish. Ito po yung magiging kulay niya. Ayan, dapat ganyan po, no? Yellowish lang po siya. Hindi naman po siya sobrang tingkad ng pagkadilaw. Kapag wala pong available o wala po tayo ng photographic emulsion, chemical, may alternative po tayo. Ito misa na ginagamit ko. Ayan, no? Shellwood glue. Or pwede na naman yung white glue. Yan, yung ginagamit natin na pandikit pa sa white. Then, kailangan lang po, meron po tayong sensitizer. Ayan. Dati ito po, pag binili nyo sa J&J Virgo, para siyang tawas. Then, lalagyan po ng tubig. So, ito na nagiging nangyayari pag nilagyan ng tubig. Parang food coloring. So, ayan. Kapag magpa-process na po tayo ng silkscreen, kailangan po natin ng layout or positive kung tawagin. So ito, gagawin natin translucent. Sa sandpaper ko lang po ipinirin. Nilalagyan ko lang po ito ng mantika. Pero mas maganda po kung sa acetate or tracing paper ipiniprint. Kasi kailangan po translucent. Ang magbablock lang po sa liwanag ay yung black ink. Kailangan po ang pagkaprint po nito ay itim na itim. So ito, gagamit po na tayo nitong exposure table ang tawag po dito. Meron po siyang apat na 20 inches na fluorescent bulb. Dati ang nakalagay dito, yung mayroong pambalas, pinaltan ko na po ito ng LED. Yan. Mamaya po makikita nyo kung paano po ito gagawin. Basta tuloy-tuloy lang po ang inyong pananood. Dati po, nagpa-process po ako ay sa sunlight nung nag-start po ako mag-print ng t-shirt. May mga video na po ako in-upload yan. Panoorin nyo na lang po. Ang tawag po dyan sa ginagamit ko pang hagod ay metal scooper. Ayan. Nag-start ako mag-printing ng t-shirt. Ang ginagamit ko pa dyan ay triangle o ruler. Ilalagay ko ng tape muna yung mga gilid. Then doon ko ilalagay yung chemicals. Then tsatsagayin kong hagurin ng ruler. Medyo maraming hagod nga lang at hindi pantay. Iba po yung meron tayong gamit na metal scooper na katulad po niyang pinanghahagot ko. Ayan po, may chemicals na. Ang gagawin po natin dito ay i-blower po natin na mainit ang buga na hangin na patay po ang ilaw. So, kailangan po to ay sa dark room. So, patayin ko po muna ilaw. So, i-report to you na siya.
Ayan. Ang gagawin natin dito, ilalagay natin dito ng cover para hindi ma-expose sa liwanag. Kasi ipapakita ko pa sa inyo kung paano gagawin ito sa ginawa kong layout. Paklubang ko muna ito ng kumot. Baliktarin lang po natin yung bond paper o yung layout. Then, lagyan po natin ng mantika. Then, hagurin po natin hanggang malagyan na po lahat yung bond paper at mag-translucent. Kasi kailangan po mag-translucent yan para pag pinagpatong po yung dalawang layout ay makita po natin. At para lumusot din po yung liwanag. Kasi dapat ang magbablock lang sa liwanag ay yung mismong mga letters lang o yung layout na black na black. Pag okay na po, ipatong na po natin ang seal screen, then lagyan po natin ng kahit ano, pwedeng ipangdagan, pwedeng foam, then patungan pa rin natin ng kahoy o plywood, at lagyan din po natin ng pabigat kung anuman meron kayong bagay ng mabigat dyan para lapat na lapat po siya. So yan po, pagkalagay po ng layout, na lagyan na po natin ng mantika, pinagdoble na po natin para black na black po yung pagkakaprint. Then pagkalapat po ng layout sa salamin, ipinatong po yung seal screen na merong chemicals na photo emulsion. Then pagkalapat, nilagyan ko po ng kumot o ano yung pwede mong ilagay, no, na tela or kahit na foam, pwede rin. Then nilagyan ko po siya ng plywood o kung ano man ang pantay niyo na kahoy. Then nilagyan ko pa ng dalawang pabigat. Ayan, dumbbell yung ginamit ko. Bubuksan ko na po yung ilaw. Bali, 10 minutes po ang ating processing time. After 10 minutes, papatayin na po natin ang ilaw. So, ayun po. Bukas na po ang ilaw. Maghihintay lang po na tayo ng 10 minutes. Bali, ang oras po natin ay 11:47, no? Then, kung 10 minutes, kailangan ay patay na ang ilaw ng 11:57. So, 3 minutes before 12. So, ayan. Okay na. Medyo sumobra ng ilang minuto, pero okay lang yan. So, okay na po. Angat na lahat. So, babasahin na po natin ang tuwig. So, gagamitan ko po nito para mabilis mabutas. Pwede rin gamitan po ng bulak yan. Dadampi-dampian lamang. Or pressurize na tubig na alalay lang po. Kasi baka mapasobra ang buga ng tubig ay mabutas yung hindi dapat mabutas. So, kaya mas maigi na, lalo sa mga beginner, na ang gamitin nyo ay spray bottle. So, ito na po ang seal screen. Tapos na po. Ayan, oh. Parang magic lang po, no? Ganun lang po kasimple. Ang gagawin po natin dito ay patutuyuin po muna natin siya. Pwede natin nga patuyuin sa araw or either i-blower natin. Tuyo na po, kaya papahiram ko na po siya ng hardener. Ito po yung hardener na ipapahit ko. Ayan. Pagkapahit ko po nito ay patutuyuin ko sa blower, then ibibilad ko po sa araw para talagang matigas po yung kapit ng photographic emulsion. So, pahiram ko muna. Kailangan po natin ang bulak.